Kasunod ng pagpapahintulot ng Korte Suprema na ituloy ang pagpapatayo ng Torre de Manila sa Maynila, hati naman ang opinyon ng ating mga kababayan. Narito ang unang balita ni Mav Gonzalez, live. Mav. Rhea, tuloy na nga ang pagpapatayo dito sa Torre de Manila o yung tinaguriang pambansang photobomber. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga Manileño rito? Sandaling panahon na lang, hindi na nag-iisang bida si Jose Rizal sa Luneta Park. Ibinasura kasi ng Supreme Court ang temporary restraining order laban sa pagpapatayo ng Torre de Manila. Ibig sabihin, tuloy na ang konstruksyon ng tinaguriang pambansang photobomber. Sinilip namin ang Luneta Park kaninang madaling araw. Kapag kagabi, maganda pa kumuha ng picture dito sa Luneta kasi may mga ilaw na nakatapat dun sa monumento ni Rizal, tapos madilim pa yung Torre de Manila sa likod. Kaya angat na angat yung itsura ng monumento. Ang mga nakasabay namin sa Luneta, hati naman ang opinyon ukol sa pagtatayo ng Torre de Manila. Hindi naman pwedeng tanggalin na, di ba? Di okay. Ituloy lang din. Oo. Maganda rin. Okay na rin. Para sa akin, pangit kasi nakaka-insulto sa ano ni Rizal, sa monumento natin, sa pambansang bayani. Paminsan kasi kami nakapunta dito. Pero sa tingin mo ba makaka-apekto yun sa ganda ng Luneta? Kasi pagkakaroon ng isang building na nakatayo sa likod. So tingin ko bang hindi rin. Hindi rin magkaka. Oo, oh, hindi naman. Maganda rin naman ang tingin. Ay, hindi pwede yun. Oo, kasi po. Kasi nakaka-insulto yun sa hero natin. Rhea, dismayado naman daw ang NCCA dito nga sa naging desisyon ng Supreme Court kaugnay ng Torre de Manila. Pero gusto raw muna nilang mabasa ng kabuuan itong SC decision. Ngayong araw naman, nakatakdang magpulong ang NCCA board para pag-usapan kung ano yung magiging susunod nilang hakbang. Pero hindi pa naman malinaw kung iaapala nila itong SC decision. Rhea? Alright, maraming salamat, Mav Gonzalez.